Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Good morning po sa ating pong lahat. Tayo po ay dadako na po sa ating pong morning devotion. At paalala po ng ating pong Panginoon, what is your motivation to obey? Ano ba yung motibo ng pagsunod natin sa ating pong Panginoon? Okay, sabi po dito sa Psalm 119, verse 57 to 58, "You are my portion, Lord. I have promised to obey your words. I have sought your face with all my heart. Be gracious to me according to your promise." Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umaga, sa biyaya na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Tulungan niyo pong kaming maintindihan yung iyong kalooban ngayon pong umagang ito at upang masunod namin, dakilang Diyos, yung iyong pinapagawa sa aming pong mga buhay. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, isa pong malaking katanungan, what is your motivation to obey? Eh, ngayon pong umagang ito, ano ba yung motibo natin sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon? So, dito makikita po natin yung motibo ng sumulat po nitong awit na ito. Sabi niya, "You are my portion, Lord. I have promised to obey your words." Okay po, so pag sinabi po natin, "You are my portion," the Lord is my portion means He is the greatest inheritance we could ever have. Okay? May it lead to obedience. Okay? So, sabi doon, "I have promised to obey your words." At dito, ang pinaka makikita po natin na motivation ng kanya pong pagsunod. Sabi niya po dito, "I have sought your face with all my heart. Be gracious to me according to your promise." So sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon, yung kanya pong biyaya po, ay maging motivation po, sa ating pong pagsunod sa kanya. God's grace will lead you to run the race with obedience. Okay, itandaan po natin yan. Yung grace po ng Panginoon, ito yung magdadala po sa atin. Okay, nawa ito yung nagdadala sa atin ng pagsunod sa kanya. Okay, so how do you plan to obey? Isang malaking tanong. So kung alam natin yung motivation sa pagsunod sa kanya, how do you plan? So dito po sa sumulat ng awit, makikita po natin yung mga tips, no? Paano siya sumusunod doon sa salita ng ating pong Panginoon? Paano siya sumusunod sa Diyos? So, number one tip, ano po? In obedience to God, consider what ways you are walking. Dapat po pala kinoconsider po natin ano ba yung lakad natin sa ating pong buhay. Sabi niya po dito sa verse 59, "I have considered my ways and have turned my step to your statutes." So, mahalaga po pala, dapat kinoconsider po natin yung lakad po natin sa buhay. Okay, paano ka dumiskarte? Paano ka makitungo? Okay, kasama po yan ano po, na dapat natin ikinoconsider ano po, kung paano tayo sumusunod sa Diyos. Number two, hasten to obey His command. Don't delay to obey. Sabi niya dito, verse 60, "I will not hasten and not delay to obey your words." So kapag sinabi ng Diyos, obey, obey. No, walang pero-pero. Okay, so isa po yung tip. Number three, always consider that obedience will be tested. Tandaan po natin, yung pagsunod po natin sa Diyos, darating po yan sa testing time ng buhay po natin. Okay, verse 61, sabi dito, "Though the wicked bind me with ropes, I will not forget your law." Yeah, testing yun eh. Okay? Testing time yun. Okay, sabi niya dito, "Though the wicked bind me with ropes, I will not forget." Itinali siya. No, pero hindi niya kakalimutan yung mga utos na ibinigay ng Diyos sa kanya. So tandaan po natin yan. No, po, yung ating pong pagsunod, darating yan sa testing time. At i-consider po natin yun.
Number 4, grateful heart is needed in obedience. Mahalaga po na lagi po yung ating pumpuso ay nagmapagpasalamat. Okay, yung taong mapagpasalamat yung puso, meron silang motivation sa pagsunod sa ating Panginoon. Sabi dito verse 62, at midnight I rise to give thanks for your righteous law. So mapalad po tayo, maging mapagpasalamat po tayo. Okay, every time meron tayong ginagawang morning devotion, yung ating po mga midweek activities, ipagpasalamat po natin na yung mga bagay na ito na tayo nakakapakinig ng salita po ng Panginoon. Verse 5, verse 63, sabi po dito, number 5 na tip na tatandaan po natin, accountability and courage obedience. Mahalaga po yung accountability dun sa pagsunod po. Okay, so sabi po dito, verse 63, I am a friend to all who fear you, to all who follow your precepts. So, ibig sabihin po, tayo po dito po sa church, po, meron po tayo ng mga life groups po natin. Napakahalaga nito. At yung accountability natin sa isa't isa, it encourages po obedience sa ating pong Panginoon. Then, number 6, po, let the love move you to obey. Okay, yung pagmamahal, ito po dapat yung nagmo-move sa atin ng pagsunod. Okay, verse 64, the earth is filled with your love. Lord, teach me your decrees. So number 1 po na magpapaalala po sa atin patungkol sa pagsunod sa Diyos ay yung kanya pong pagmamahal sa bawat isa po sa atin. So ayan po yung 6 na tips po sa atin. Paano tayo makakasunod sa ating pong Panginoon? Tayo po ay sa mandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito at sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. At nawa maging kalakasan ka po ng aming pong buhay at sa aming pong pagsunod, dakilang Diyos, sa iyo ay lagi kami, Panginoon, na sumunod ayon po sa iyo pong mga utos. At napakahalaga, dakilang Diyos, na kami po ay nabubuhay, Panginoon, sa ayon sa iyo pong biyaya. Kaya po sa umaga pong ito, amin pong itinataas yung iyong pangalan. Kailangan po amin. Samad na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.